muling nagbabalik ang huling hearing. Ngayon naman, itumako tayo sa live report ukol sa mga kakaibang sakit na tumama sa mga baka at tupa. Narito at nag-uulat si Jasper Claudio. Hello, Jasper? Hello. Jasper? Hello, tama ka rin, Donella. At maraming ang hayop, particular na ang baka at tupa, ang naapektuhan ng kakaibang sakit na ito o yung mga exotic diseases. Kung mapapansin nyo, maraming mga insekto na nandito at ito daw ang sanhi ng mga sakit na ito. Halika at magtanong tayo. Kayo po yung tagapangalaga ng mga hayop. Mama po yung hayop. Ano ba ang nangyari sa alaga ng tupa? Ito nga po, parang tama ba yung mga sugat na bibig, gano'n. Tapos po, mabilis yung pag-ina niya. Tapos may, parang makilang araw din siya nilalagyan at ilang po siya yun. Tapos po, madalas yung pagluluha. Tapos madalas din yung paglalaway niya. Ayun po yung pagluluha niya. Okay, yung paglalaway. Tapos yung doktor po kasi dito yung nag-check po talaga lagi. Hindi, hanapin na lang sila. Ayun po yung doktor. Oh, yes. Itang mga doktor. Doktor, patalungan po kami. Yan bang sila sa kas ng alaga rin po ba? Ano ang dahilan ng pagkakasakit ng inyong Siyempre, isa ng tinatawag na Bluetongue, Bluetongue virus. Kaya po ba Bluetongue dahil kulay po yung ilan yan? Check na. Ayan, so medyo blue siya kasi nagkaroon ng swelling sa kanyang dila tapos yung oxygen na dumadalo ay kulang kaya nagiging bluish yung kulay niya. Check ko muna yung temperature at sabi niya ay isang litro. Tapos tulad nung sakit itong tupa kanina,
cause din siya ng virus, tinatawag na bovine leukosis virus. Tapos, sa nating siya ng insect, meron din insect na nag-take part para magkaroon ng sakit yung mga alaga. Tulad ng flies na tabani flies. Gaano so, ho ito na makaahenda sa farm? Sa farm mo, farm girl, anong katika kaya? Eh, sabi na, daghan na matay. So, pag sabi ng doc na matas po yung pollen, tapos mababa po yung milk production, tsaka, ano pa po? Tsaka yung mga babae po, laging, hindi po na laging na bukit. May gamot mo dito. So ngayon, walang gamot, pero pwedeng gumamit ng mga corticosteroids para mabawasan yung mga sintomas na, maiwasan yung pumamaga. Tapos, pwedeng i-control din yung mga flies. Nagawa niyo para? Ano po pwedeng gawin para maiwasan mga ganitong sintomas? Siyempre, yung kailangan sa isang farm dapat panatilihin yung malinis yung farm. Tapos maiwasan yung magiging pagkakaroon ng sakit ng ibang hayop na walang sakit. Sa pamagitan na hindi paggamit ng magamit na nagiging salamat mo, Doc. Nadagdagan na naman ang ating kaalaman at na-confirm natin na prevention is always better than cure. Yan ang live coverage dito. Balik sa'yo to next. Maraming salamat, Jasper. At dyan nagtatapos ang isa na namang makapuluhang pag-uulat. Mula dito sa studio, ito ang Muling